Magandang hapon po sa ating lahat. Sige po, pwede na pong maupo. Ewan ko ba kung ngayong araw ay malungkot o masaya? Ha? Hindi kayo nalulungkot, yung crush nyo, maiiwan nyo na? Ha? Yung boyfriend at girlfriend na hindi alam ni nanay at tatay, baka magkaalaman na mamaya. Gandang hapon sa inyong lahat at ako po, hindi naman ako ang guest speaker for today. Pero ako po yung humingi ng paumanhin kay Mr. Steve Tan, ang aking kaibigan, dahil medyo nalito ako. Originally, ako po ang mag-i-introduce sa kanya. Pero alam niyo naman pala, ang trabahong mayor ay grabe pala. Hindi na uubos ang tao sa opisina. Kaya ako, alam niyo po, tuwing tayo ay may commencement exercise po dito sa ating mahal na paaralan sa PLV, we always get the best of the best when it comes to guest speakers. Kung naalala nyo, or kung nasubaybayan nyo, dahil hindi kayo graduate sa before, in-invite na po natin si Lance Gokongwei. Sila po ang presidente po ng Robinson's Mall. Na-invite na rin po natin si Kevin Tan, ang president po ng Lifestyle Mall ng Mega World. Kaya po ngayon naman, isang karangalan naman na maimbitahan natin ang president and CEO mismo ng SM Supermalls. Eh, sino naman ho di nakakaalam ng SM brand? Halos lahat sa atin siguro, one way or another, or madalas na namamasal. Pero ang hindi ho natin alam, behind the SM brand, there is this one person, no, na nagpalaki ng brand na yan, made sure na ito po'y maging isa sa pinakasikat at successful na brand sa buong Pilipinas. Behind the SM brand ay may tumatayong isang taon tulad ni Steven Tan na pakinggan nyo ngayong hapon na para na rin usang mayor, no, ng, sa loob ng SM. Making sure yung comfort ng mga visitors, ang safety ng visitors, ang customer experience, no? Yan po ang mga importante sa ating retail sector. Ang SM Malls na kanyang hinahandle, mga kasama, ay alam nyo po, around 83 malls na sa buong Pilipinas. 7 in China, pati yun, hawak na rin po yan. At meron pong daily visitors of 4.2 million. Kaya ho, ganun kagrabe, parang little mayor na itong kaibigan ko. Kaya po, ako po ay natutuwa at nagpapasalamat kay Steven Tan, despite of his busy schedule, nung tinawagan ko siya, ay kaagad-agad pong sumagot at tinanggap po ang ating imbitasyon. At kanina po, nakikinig ako sa likod sa napakaganda pong inspirational message na kanyang ibinigay. So, sa akin naman, hindi naman po ako ang guest speaker ngayong afternoon, pero ako lang po ang tagabalita o tagapagdala ng good news, no? At itong good news po, parang may nag-leak ng information na. Ito po mga kasama, kanina ko po dapat sasabihin, pero ako parang na-pressure po niya. Parang na-pressure tayo ngayon ha. Pwede ba una yung bad news na lang? Yung bad news kasi ho, hindi ho lahat naman ay kaya natin bigyan ng financial assistance. Pasensya na po, no? Pero sisikapin na lang ho natin next year. Alam niyo naman po na kakagaling lang na pandemya. Hahanap po na ako ng lusot, ha? Kakagamit lang, kakadaan lang natin pandemya at kulang ang budget. Nagkasalanan ni Vice Lorian sa nag-approve ng budget. Anyway, sa lahat ng ating mga awardees, saan po nakaupo ang ating mga cum laude, summa cum laude? Kung pwede mo, tumayo mo tayo. Iyan po, at palakpakan po natin ang ating apat na summa cum laude. At yan po si Jerry, yan po si Jerry Ranes, si Maria Darbo, si Rosan Ferrer, at Rinel Rene Sagabain. Yan. At meron din po tayong 27 na magna cum laude, pwede na umaupo, at 136 na cum laude.
So tayo po ay naglaan ng budget na 200,000 at atin pong ibibigay ito ng 2,000 para ho sa ating summa cum laude, 1,500 para ho sa ating magna cum laude at 1,000 each para sa 136 natin na cum laude. Mga kasama, mga kababayan, ito po ay hindi naman ganung kalakihan. Pagpasensyahan nyo na po. Pero ito po ang tanging paraan na magbigay pugay at parangal ang ating mahal na lungsod sa mga nagsisikap natin na mga estudyante at awardees ngayong hapon. Pero gaya po ng sabi ni Steve, hindi ho importante ang monetary amount. Hindi ho importante na mangarap tayo na maging mayaman, superyaman. Pag nanonood ng TikTok, naiinggit po tayo doon sa mga sumikat, ganyan-ganyan. Hindi ho importante yon. Ang importante po, mga kasama, ang diploma na hawak nyo po, mas mahalaga pa yan kaysa sa pera. Dahil itong diploma na hawak nyo at hahawakan nyo mamaya, ay yan po ang magdadala sa isang magandang kinabukasan para sa inyo at sa inyong pamilya. To Batch 2023, congratulations po at mahal na mahal namin kayo mula ko sa lungsod ng Valenzuela.